So hi guys, magandang araw sa inyong lahat. And kung bago ka lang dito guys sa channel ko, please subscribe my YouTube channel and paki-hit naman yung notification bell para ma-update po kayo kung meron akong bagong video. So guys, ngayon meron tayong topic na pag-uusapan about ito sa swine erysipelas. Kung hindi niyo to familiar guys, so matatagpuan natin to sa mga nag-aalaga ng baboy or sa mga pig farm, no? So kasi guys, dito sa ating bansa madalas tong dumapo sa ating mga alagang baboy, no? So yun guys, majority sa mga nag-aalaga ng baboy ay hindi to alam na nasakit, no? So yun guys, meron akong picture na ipapakita sa inyo kung anong klaseng sakit to and kung paano nyo to malalaman kung erysipelas ba yung dumapo, no, sa alaga nyong baboy, no? So guys, ang swine erysipelas guys ay makikita natin to majority sa pig farm, no? So ang erysipelas is a worldwide disease, no? So malaking impact na maapektuhan ang ating production, no, sa ating farm, no? So yun, ang sakit na to ay walang pinipiling edad, no? So pwede itong dumapo sa biek, sa inahin, kung kahit anong stage ng mga mga alaga nyo, so pwede itong dumapo, no? So ito yung erysipelas guys, no? So kung makikita nyo, meron siyang parang kulay red, no, na parang circle at sa iba't ibang nakalagay sa iba't ibang iba't ibang sa katawan, no? So parang dot na nakalagay sa katawan ng mga baboy. So parang hiwalay siya guys. So kahit saan na lang kung nakalagay, no? So parang naka-circle siya, no? So yun yung erysipelas guys, no? So yan guys, posibleng maka-affect yan sa production natin, no? So una, so kung meron na tayong sakit na erysipelas, so maaari tong dumapo sa alaga nyo itong joint infection nyo, parang yung anong dito, yung parang naminilay yung alaga natin, so parang hindi na makalakad, no? So pangalaw guys, yung poor growth, no? So possible guys na mahina siyang lumaki because of the erysipelas, no? So pwede rin guys na magiging fever, no? So yung magiging lagnat, no? Magkakalagnat yung alaga mo. And kung inahin siya guys, o kung meron siyang binubuntis na biik, ay pwede rin siyang ma-abort and pwede siyang mamatay yung sudden death na hindi mo alam kung anong dahilan bakit siya namatay. So yun yung posible, no, na dumapo sa atin. At yung guys, yung reproductive losses natin, so talagang lulugi tayo at saka yung production natin ay bababa. So yun guys, at sana nakatulong itong video na to, at lalo na sa mga nag-aalaga ng baboy. So please subscribe my YouTube channel and paki-hit naman yung notification bell para ma-update po kayo kung meron akong bagong video. So guys, maraming salamat.